to, meron na ba kayong travel insurance papunta dito sa Japan, or nandito na kayo sa Japan and gusto nyong mag-extend ng within 90 days. So sa mga nandito na sa Japan at may planong mag-extend ng kanilang tourist stay within 90 days at naghahanap ng travel insurance, meron akong website na i-introduce sa inyo. Kung hindi nyo pa alam ito, ayan, panoorin itong video na to para makapag-avail kayo ng travel insurance. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Okay, so importante talaga yung travel insurance dahil hinahanap yan doon sa Visit Japan web. Pagdating nyo pa lang dito, tatanungin agad kayo kung meron kayong travel insurance. Doon sa Visit Japan web na application, meron niyang question sa baba kung anong in-avail ninyong travel insurance. Kasi yung travel insurance, dapat covered niya rin yung pagkakasakit ng COVID. In case na magkaroon kayo ng COVID-19 dito sa Japan while you're on vacation, saan kayo pupunta, di ba? Saan kayo makikipag-consult para sa inyong nararamdamang sakit? Hindi lang COVID at kung ano-ano pa na pwedeng mangyari sa inyo dito sa Japan. So meron tayong website dito, yung galing sa Japan National Tourism Organization or yung JNTO. Meron silang guide for when you are feeling ill. Ayan yung title ng kanilang website. So meron silang consultation counter for COVID-19. Meron din silang way para makapag-search ka ng medical institution kung saan merong mga doctors or may mga reception na kayang makapag-communicate in English or sa iba pang language, hindi lang Japanese. Meron din silang guide kung paano gagamitin yung medical institution, paano makipag-communicate. Meron din silang way para makita mo kung ano yung symptoms at paano ito i-treat. Siyempre, nag-o-offer din sila ng travel insurance. Imaginin mo kung nandito ka sa Japan at nagkaroon ka ng sakit, ang mga makakausap mo lang ay puro mga Japanese. So, paano mo masasabi kung ano yung masakit sa'yo kung Japanese lang yung kausap mo? So, ito, meron silang mga selected medical institution na pwede nyong puntahan in case nagmagkaroon kayo ng COVID-19 or other illness habang kayo nasa Japan. Check na natin agad yung travel insurance. So, ang gagawin lang natin, guys, ayan, click nyo lang yung travel insurance at makikita ninyo dyan meron ng mga explanation kung magkano kapag walang travel insurance coverage, kung wala kang insurance coverage, magkano yung mga medical expenses, ini-explain dyan. Let's say, for example, fall while skiing, nahulog ka, tapos nagkaroon ng mga fracture, ito yung mga medical expenses na pwede mong magastos, nasa 2 to 3 million yen. Then, kung halimbawa, kailangan kong padala sa Australia, yan, 4 million yen. Pagdating naman sa mga heart attack and hospitalization, yung 45-day hospital stay, nagko-cost ng 6 million yen. Diba? Napakamahal. Tapos meron din silang transport to Singapore na umabot sa 4 million yen. So meron silang explanation dito kung saan kapag ikaw ay nag-avail ng international travel insurance for visitors to Japan, ito yung mga coverage nito. Private medical insurance that you can purchase after entering Japan provides sufficient coverage during your stay, even for COVID-19. So, ibig sabihin, mabibili ninyo itong travel insurance kapag kayo ay nandito na sa Japan. Ito yung pwede nyo ma-purchase. So, helpful services for those who want assistance in Japanese, searches for hospitals in Japan, and proxy appointing booking. Sila na yung gagawa nyan for you. Interpretation over the phone during your hospital visit, negotiation of cashless payment for medical expenses. So, yan yung mga coverage kapag kayo ay bumili nitong Purchase Japan Travel Insurance nila. So, sabi dito, a system that allows short-term visitors. So, para talaga to sa mga short-term visitor. Pag sinabi mong short-term visitor, ito yung mga tourist visa or yung mga pwede din sa mga relatives or yung mga visiting relatives or visiting distant relatives or mga acquaintances. So, to seek medical care without having to pay the bill on site by sending the bill to an insurance company. So, ito na yon yung i-avail ninyo. Sila nang bahalang gumawa ng way para makapag-communicate sa mga hospital, including assistant companies to which services are outsourced, instead of billing the short stay visitor directly. Then, private medical insurance can be purchased instantly online. So, paano nga ninyo mabibili ito? Ayan, click nyo lang itong black na button dito sa baba na nakalagay Purchase Japan Travel Insurance. And then, ayan na, enjoy your trip to Japan to the fullest by purchasing insurance with sufficient coverage and services. So, pag kinlik natin yan, mauri-redirect tayo doon sa page ng travel or ng Japan Travel Insurance.
by Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance Corporation Limited. So, yung mga links na to guys ay ilalagay ko sa description box ng video na to para kayo na mismo yung maka-access, at kung interested kayong bumili ng kanilang service, ayan, may option kayo to avail the service. So, hindi ako affiliated dito, na-search ko lang ito para dun sa mga nagtatanong, kasi may mga na-receive kasi akong mga comments sa comment section ng YouTube channel natin na ano yung magandang travel insurance na kanilang bibilhin. So let's say yun nga, mag-extend kayo. Since online naman ito, pwedeng gawin nyo na siguro ito, ah. Pwedeng siguro, dahil hindi ko pa naman nasubukan. Habang nasa Philippines kayo, pwedeng bilhin nyo na rin ito habang nasa Philippines kayo. At sure na kayong makakapunta dito sa Japan, ha. So wag muna kayong bibili nang hindi kayo sure. Kasi ito ay online naman, ibig sabihin through credit card or debit card, pwedeng nyo mabili yan. So ito yung website nung travel insurance. So nakalagay dito, scroll down natin. Tokyo Marine Nichido offers 5 services to help you in times like this. So pwede silang mag-provide ng cashless medical service. Pwede rin silang mag-provide ng interpreter via phone or telephone. Patient repatriation. So they offer full support for repatriation to your home or a medical institution in your home country. Then meron din silang travel protection. Among the variety of other services we offer, ayan, meron din silang support para sa mga stolen passport or credit card. Ayan, reservation arrangement for transport between the airport and your hotel. Forwarding of messages to family members and other persons overseas. Yan yung travel protection nila. Then, meron din silang application to smartphone offering convenient functions such as free Wi-Fi service and emergency calls. O, diba? Ang ganda ng service nila, no? Hindi ko naman talaga pinopromote, pero ngayon ko palang nababasa, pero mukhang maganda naman talaga siya. And ito yung coverage plan nila. So, the coverage plan is as follows. The scope of coverage and insurance amount cannot be changed. So, merong mga period of insurance or may mga period of days na amount na dapat ninyong bayaran. Let's say, mag-avail kayo ng 3 days, ang babayaran ninyong premium ay nasa 1,620 Japanese yen. So, yung coverage niya ay special provisions on payment of medical treatment / repatriation expenses for foreign nationals visiting Japan. So, ang coverage insurance amount niya ay 10 million Japanese yen. Tapos, meron siyang 3 days, 4 days, 5 days, nagbabago yung presyo, up to 21 days. Ayan. So, up to 21 days yung sample premium. I'm not sure kung pwede yung coverage nila up to 90 days. Kung meron kayong visa, tourist visa na abot na 90 days, mas maganda, makipag-coordinate na lang kayo diretso dito sa kanilang. Kung mag-avail kayo ng service nila, ayan, tanong nyo yung for 90 days. So, meron sila dito up to 21 days, nasa 6,470 Japanese yen. So, yung application process ay ganito lang, tatawag lang kayo. For first-time applicants, premium payments may only be made by credit card. Ayan, single installment. So, step 1, check product description and application conditions. Number 2, enter policy conditions and customer information. Step 3, confirm application details and enter the credit card information. And then, contract to be formed sa step 4. So, itong website na to sa bandang baba, nandito na yung process para daw sa mga first-time applicant. I-enter nyo yung email address and then yung authentication characters dito. And then, email address. Click nyo yung button na yun. And then, para dun sa mga uulit or repeat applicants, click nyo lang apply. Ayan. So, meron silang FAQ dito. Kung may mga questions kayo, pwede nyo basahin yan. Pero kung may questions kayo, comment down below nyo dito sa video na to. At susubukan kong sagutan yan. Meron silang application for App Store or Google Play. So, pwede ninyo ma-download yan, guys. Puntahan nyo lang itong App Store at ito yung kanilang Japanese application, yung Japan Official Travel Application. Pwede ninyo yung ma-download sa App Store. Meron din silang for Google Play. Ito, yan. Japan Official Travel App. So, lahat ng information mababasa ninyo dyan, including na din yung travel insurance na pinag-usapan natin sa video na. So, ayan guys, I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagpaplano kayong mag-tour dito sa Japan, importante magkaroon kayo ng travel insurance para kung sakali man na magkaroon ng problema sa inyong health or magkaroon kayo ng COVID-19, meron kayong protection gamit itong Japan Travel Insurance. So, kung nagustuhan nyo, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin ito sa mga gustong mag-avail ng travel insurance pero hindi nila alam kung saan sila mag-avail. Ayan, share ninyo na itong video na to. Kung na-subscribe ka na, thank you so much for watching, at kung hindi pa, please mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload na mga videos. At sa mga interested sa ibang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, puntahan nyo ang aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist, dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and
I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa